inyo lahat. Magandang gabi po. Ako po ang inyong lingkod, Jai, from the Facebook page, Journal of Jai. At narito po akong muli para mag-share ng mga informative tips para sa ating mga kababayan na gustong pumunta dito sa New Zealand. Magandang gabi po sa mga nanonood ngayon sa New Zealand. Magandang hapon sa mga taga-panood sa Pilipinas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa mga viewers natin sa Saudi Arabia. At ano pa ba, sa mga friends and followers sa Amerika, hello po, at Canada. Ayan, so ang topic po natin tonight will be New Zealand job applications, skilled worker, CV requirements, and interview tips. So bibigyan ko po kayo ng isang minuto, o diba, isang minuto lang, para i-share naman po sana ang ating vlog episode for tonight para makapanood din po at makatulong tayo sa ating mga kababayan. Ayan. At syempre gusto naman natin na makatulong hindi lang sa sarili natin, kundi sa mga kapamilya o kaya kaibigan na naghahangad na makapunta din dito sa New Zealand, lalo na kung sila ay pasok sa criteria at sila ay skilled migrant. Ayan. So hindi ko na po papatagalin ano, kasi syempre time is precious. Ang ating pong resource speaker for tonight ay isa po siyang consultant ba? HR recruiter, kung di ako nagkakamali. So, na lang po ang tatanungin ko, I have to make sure na tama yung pinagsasabi ko, baka mali-mali pala, di ba? Pero, everyone, please, sobrang busy po na tao na to, kaya mahirap magpabook. Kaya, masaya ako kasi pumayag siya sa akin, di ba? Isa po siya, ano, big person dito din sa New Zealand. Walang iba, kundi si Kuya James. Hello, Kuya James. Hello. Kumusta sa iyong mga taga-subaybay? Kinabahan ako din sa big, big person. Malaking katawan lang siguro. Kumusta ka, Kuya James? Okay naman. Magandang gabi sa iyong mga followers dyan at sa mga nag-watch dyan sa ano. Narinig ko nag-greet ka ng Assalamu alaikum ba yan? Oo, Assalamu alaikum. Sorry. Yeah. Galing kasi ako Saudi, kaya medyo may alam ako dyan sa mga Arabic words. Ayan. And Kuya James, ano, yes. Introduce yourself para lang mas makilala ka nila ng ating mga viewers for tonight. Yeah, Kuya James, gumawa ko ng ano, yung Kuya James na yan, Ask Kuya James. Anyway, my name is James and I'm currently working as a migrant recruitment manager for ELE. The ELE group is a company that has I think 1,000 workers and wow. 3/4 of that are Filipinos. So we have almost 300 Filipinos mm-hmm. that we place across New Zealand. So mm-hmm. yeah, yun ang aking and I think me and Jai has like a common interest as well because I and then siya kasi ang isa sa mga bumubuo ng buhay estudyante and I used to be a student here sa Auckland sa New Zealand. So wow. And then that's why we have one thing in common with Chu Alan and also si Kuya Dennis. Yeah. Ilang years ka na sa New Zealand, Kuya? I think I'm going 7. I'm not sure, around that. Yeah, mukha magsa-7 na. And saan kayo naka-base ngayon, Kuya James? Base ako ngayon sa ano, sa Christchurch. So we stayed longer dun sa Hamilton. Dumating ako Hamilton na for 6 years. Ah, so, akala ko actually nasa Auckland ka before. Di ba doon tayo nag-meet eh? Hindi pala. Malapit lang Auckland kasi. So, okay. Yun. So taga-Christchurch ka na pala ngayon. Hello po sa mga nanonood sa Christchurch. Ayun, magbabasa ako. May mga gusto po kayo shout out or questions. Pwede po kayong magtanong, mag-comment down below lang kayo at pabasahin natin. Eh, sabi ni Charlie, ang ganda ng live si Kuya James. O, di ba? Oo, maganda nga. Hi, Charlie. Thank you for watching. Ayan, itag lang po ninyo yung mga gusto nyo itag dahil magsisimula na po tayo sa ating question and answer portion. O, di ba? Parang Mrs. Universe lang. Mr. Universe ang datingan. At, syempre, Kuya James, magbibigay lang po ako ng disclaimer, ano? Hindi po kami immigration advisor ni Kuya James. Kung mga katanungan po kayo tungkol sa immigration, ito po ang website nila. At sa lahat pa ng immigration questions, dito po kayo pupunta dahil ito ang legit sources of information na maaari ninyong puntahan anytime para lang tama at walang mapahamak sa ating mga kababayan. Baka magbigay ng immigration advice tapos mapahamak, di ba? Ayan. So, let's get into it. Ang first question natin, syempre, ready naman si Kuya James para dito. I'm sure, is Kuya James, gumagawa ba at naghihingi ba ng cover letter sa mga skilled migrant workers na gustong pumunta dito or nandito na gusto mag-apply? At ano ba yung cover letter? Gumagawa ba ng cover letter or kailangan ba ng cover letter? Oo, opo.
Based sa aking experience, I've been in the recruitment industry for the last 5 years. Mm-hmm. Dito sa New Zealand, although hindi ako recruiter back sa Philippines, I used to be a registered nurse mm-hmm. in the Philippines. But based sa aking karanasan, those who would be needing cover letter are those applying for positions like sales, marketing, ano bang tawag dyan? White collar dyan ba yan? Or blue collar dyan? Nangangailangan ng cover letter. Okay. Ang hindi na kailangan ng cover letter ay yung mga karaniwang, the common, where, mahirap sabihin common, but most of those that hiring namin, for example, yung mga carpenters and all trades, mm-hmm. hindi na sila nangangailangan ng cover letter. Ah, talaga? Diretso CV na? Yep. Kung meron ka namang cover letter, why not? We're going to accept it. You know? Kasi makita namin na magaling din, marunong din siya mag-express. Kasi mas maganda. Okay. Marunong siya mag-express ng nakakapag-communicate siya ng English. And let's see, makikita natin sa interview kung siya ba ito or hindi. Oo nga, no? Kasi sa mga nanonood po sa atin, sa previous episode po ng vlog ko, is na-interview ko si Kuya Mervin. Tapos, napag-usapan naman yung cover letter. And it is very important pala sa aming mga nurses. Kasi nga, explain mo bakit mo gustong pumasok sa aming company or sa hospital na to. So, ayun, it's good to know na hindi pala siya, parang hindi siya requirement, pero maganda rin minsan. Yeah, na maganda rin minsan. Meron. Ayan. Ay, shout out lang po tayo. Hello, Ate Len. Thank you for watching. Ay, salamat naman, di ba? Ano lang to, ligo-ligo. My time. Hello po, Ate Annie Santos. Thank you for watching. At tag lang po ang inyong mga mga friends. Mamaya po yung question and answer sa bandang dulo ng ating episode for tonight. Ayan, so nasagot na ni Kuya James kung kailangan ba ng cover letter at ano po ang cover letter. Ito naman ang next question natin for Kuya James kasi di ba ito ang pinaka-kailangan din nating malaman. Ano ba ang dapat ilagay sa curriculum vitae kapag isa kang skilled migrant, Kuya James, na gustong pumunta dito? Like, ano, kailangan ba may picture ka na sobrang ganda mo or kailangan ba nandun yung religion mo, or height mo, or weight mo. Alam mo kasi dati ganun yung uso eh, lahat nandyan. Pero what makes it stand out from others? Tsaka ano yung mga essential ba na kailangan ilagay ng ating mga kababayan kung mag-a-apply sila? Okay. Yeah. Unang-una ay, ang sasagutin ko dyan, mukhang marami yung tanong mo eh. Medyo sorry kuya, dire-diretso. Sige, ano sige mo lang lahat. Sige, kayo na bahala kuya. Everything you know about the CV, a good-looking CV for an applicant, share it away. Nasanay tayo sa Pilipinas magbigay ng CV and mostly biodata binibigay natin. Huwag na po na tayo maglagay ng yung edad, minsan yung, birthday. Yung birthday, huwag mo na ilagay yun, hindi na kailangan yun. Tsaka huwag na rin maglagay ng picture kasi yung picture may work for you or may work against you, yung photo. Oh, yeah. So huwag mo na ilagay yun. So what is important, kaya kasi sinabing curriculum vitae, these are series of experiences that you have. Uh-huh. Ito yung pinaka-importante sa CV. Yung experiences na meron ka, okay? Mm-hmm. Kailangan makikita doon kung anong work mo, anong name ng company pinagtrabahuan mo, mm-hmm. at saka kailan ka doon, yung time na start to finish ka doon nag-work. Okay. So yun ang mga very important. May mga tao natatanggap pa rin akong CV minsan, akala ko may contact number. Buti na lang sa email niya pinadala. So mababalikan mo. Oo nga. Pero dapat ang CV meron siyang email address at saka yung contact number like phone number hindi updated. Pagtawagan mo hindi na pala yun. Minsan number ni Mrs., no? Oo. So yun ang importante sa CV. Tapos ang pinaka-prinsipyo ng CV making is you have to capture the attention of your
recruiter or the hiring manager or the employer within the 30-second period. Wow, 30 seconds lang? Yes, kailangan 30 seconds, makapture mo na ang kanilang attention. Okay, be it nurses, be it sales and marketing, 30 seconds lang. Paano mo ba makapture ang attention ng iyong ina-applyan? Okay? So initially, kailangan basahin mo yung job description. Okay? Basahin mo yung job description, ito yung hinahanap niya. Meron ba akong ganito na pwede kong matransfer? Meron ba akong ganito na pwede kong makapagting? Ganon. So it took me, as I said, I think, hindi pa natin na-live to, but it took me 5 months para makakuha ng trabaho when I arrived in New Zealand. Oh, wow. So, tagal din naghintay. 5 months. So nag-aral, inaral ko, ano bang diskarte nito? Ay, parang nag-send lang ako na nag-send. Pero sabi ko, meron palang paraan. So I learned, hindi lang yung CV. Ang paggawa ng CV kasi, meron kami sa recruitment kasi, meron din palang tinatawag na ATS, Application Tracking System. Okay. Lalo na sa mga sales. So, hindi na yan na-filter ng tao eh. Hindi na manual ang filtering yan, kundi computer na. Pag nag-match yung number ng words na inahanap nila na nandoon sa job description, mapipick up ka, makukuha ka, and then you get the interview. Galing pala. But hindi so, din ang, pala. Oh, so yun ang isang system, lalo na sa mga sales and marketing na mag-a-apply. Mapipick up ka doon. Okay, so ito ang, paano mo ma-address yung 30-second rule? Okay, ito lang ang principle na na-learn ko sa isang aking, sa aking professor, at saka based din sa training na nakuha ko before in sa sales and marketing. Imagine, pag sinunod mo ito, you will never go wrong, I tell you. Itong principle na ito. Pag sinunod mo, you will never go wrong, I tell you. Ay, nakaka-excite. Sige, sige. Alam mo bakit? Ito, nilabas ko yung mga sasabihin ko, mga business cards ko. This one is Tactiles. I got a success group. Dati. Wow. Ito. And this one is the last one. So I did. I tried some of this one based on that principle na maunang-una makuha mo yung 30-second rule, makapture mo. Paano? Okay. Imaginein mo muna bakit nag-advertise ng job si recruiter or ang company. Number one, you understand meron siyang problema. Ang problema niya, walang productivity because kulang ng tamang tao. Hindi kulang ng tao, kulang ng tamang tao. Okay? Pag nakita mo anong problema niyan, makikita mo ngayon, ipipresent mo yung sarili mo ngayon as the solution to that problem. Okay? Pag solution to that problem, that is why pwede mo ngayon sasabihin niya, like for example, nagbukas ako ng isang, kasi sinubukan ko eh, may nag-hire ng business technology tutor dyan sa Hamilton. Okay. Tingnan ninyo kung how this one would sound like, tapos kung ikaw ang ano, kung ikaw ang hiring manager, and how would this cover letter would work for you, for example. Dear hiring manager, I am writing you this letter offering my skills. See, offering my skills and experience to work as a business technology tutor. Right, and then pinasa ko na kaagad na ako maging solusyon ng inyong problema. Hindi po yabang yan. Hindi yabang yan. No, but because you are confident that you have done that one and you are capable of doing it, you present it in a way no na ikaw ang magiging ano. Solution. I wish to be given an opportunity to present the value that I can contribute to your company. Based on what the role is looking for, I have always been a go-getter attitude who can work autonomously and can also work well as a team. So this role perfectly fit my skills and experience as I have finished a level 8 postgraduate diploma in business administration in Auckland in the year 2016. Plus the fact that I have been a constant engagement with different companies in my previous role as a recruitment consultant. My other related experience would be my clinical instructor in the education sector. I look forward in discussing of this position in further details. Sincerely, James.
Oh, diba? Short and straight to the point. Short and straight. So, inatak mo lang that you are the positive. And then, bakit ka naging solusyon? You know? So, you're the solution because of this and this and that. Yung qualification mo. Mm. And then, and that's the time na na-pick up nila. And in fact, I got an interview with this one. Oo. So, and I learned na hindi pala siya sa Hamilton, sa Auckland. So, in-stop lang yung interview. But anyway, but I keep on, yung nakapin, meron ako nakapin post dun sa Ask Kuya James, nakapin post yung ano, yung ganun na, tawag nito, yun na format brought me, I created a job now, hindi available na job. Uh-huh. Just because I presented a solution already. So, I think, so yun yung ano, ma-capture mo, ma-attack mo ang 30-second rule if you're going to present yourself as the solution sa problema nila. Okay. Put the words that they are looking for. If they're looking for ENT, ano specialization mo sa ENT as a nurse? If they're looking for a something in the management, anong solution, anong position mo? Ilalagay mo doon sa ano? So, ang ilalagay ko sa CV, for example, sa sales, for example, ilalagay ko sa CV, Honda, whatever, saan ako nag-work before, sa previous ko, anong nakalagay. Ang hindi ko na ilalagay doon, kung anong trabaho ko. Ang ilalagay ko doon sa under doon, kung anong accomplishment na yun na ilagay ko. Oo. Magkano ba na-generate ko doon? Na sales. Or if that's going to be sales. So, yes. So yun ang ano. So, for example, kung nasa engineering side ka, ano mga accomplishments meron ang nagawa ka? Yun ang ilalagay mo doon sa ano. Okay. Mas maganda sa CV kung very clear, size 11, aerial, tapos walang, hindi masyado colored. Pwede naman yung color, basta very confident ka, tama yung pagka-present. Okay. Pero once ilang pages, Kuya James? Mga 10? No, max 2 lang. Max 2, okay. Max 2 mga lang. Kababayan, max 2, okay? 2 pages tapos, po usually. Yeah. Tapos dapat pinaka-current hanggang sa pinaka-last. Huwag mo nang isama yung hindi available. For example, may mga cases tayo nag apply as a carpenter, tapos marunong siya, naging waiter siya, naging cook siya, tanggalin nyo na yun. Kasi it's not connected. Okay, yes. Irrelevant. So lahat ng, lang nang ilalagay is mga relevant, mga may connection sa trabaho and app na yan. Very yes. Okay. Yung contact details, yung current job mo, yun, wag mo kalimutan yun. Kasi minsan, meron akong binabalik na, ano, meron nga nag-comment eh, pinabalik mo, pinagawa mo ako, sir, I think dun sa comment, na dun sa, sir, meron akong pinabalik mo sa akin, hindi mo tinanggap yung CV. It's a good thing because binigyan kita ng chance other than bigyan kita ng decline letter. Oo nga. Di ba? Oo nga. So yun. So yun ang ano, yun ang nakikita ko, address the 30-second rule. Once you address the 30-second rule, you're good to go. Okay. Yeah. How about the referees, Kuya James? How many referees do you require if you are interviewing or if you think someone is qualified for a position? We are going to get the referee. Kaya nga, ang pwede mong ilagay, reference upon request. Hindi mo kailangan ilagay kaagad ang reference mo. Okay. Huwag mo na kaagad. Kasi hindi mo kailangan yun eh. Oo nga. Pag nakapasok ka na sa interview stage, that's the time, mangingi sila ng references. They're going to ask about your, you know. Ilang so, tao po kailangan nyo sa referees? Usually, tatlo. Usually. Okay. So, yung mga kababayan po natin na gusto mag-apply, usually sa mga reference, if in case napasok kayo sa mga requirements, tama ba, Kuya James, kailangan nila ng contact details, email address, phone number, yung ba hinihingi nyo sa mga reference? Yeah. Referee? Yes. Oo, references. Mm-hmm. Ayan. So, other than that, meron tayong... Meron so, pong i-add, Kuya James? Meron akong i-add, actually, para sa ano para sa mga kababayan natin na nasa New Zealand na yung mga naghahanap ng trabaho. Sige, go for lalo it. Ng mga, kabuhay estudyante natin. Oh, hello po sa mga nanonood sa Pinoy in New Zealand. Buhay Pinoy flatmates sa New Zealand. Yan. Pinoy flatmates in New Zealand. Pinoy sa Auckland. Yon. Pinoy moms in NZ. Pinoy nurses in NZ. Di ba? Kabayan sa Manurewa at mga taga-Palmi na rin. Yon. Okay, go kuya. So ito sa para sa mga buhay estudyante kasi I think this one worked with me before when I was also applying. Nilalagay ko kung anong residence, ano, kung anong visa meron ako. Because pangalan pa lang merkado ito, migrant ito eh. Ano kayang visa meron to? Nilalagay ko na kaagad siya sa header after ng contact details. Mm. So name, okay, but ito pala, part ng
research ko sa ATS, isingit ko, baka makalimutan ko sige, yung sige, application go. Tracking system. If uh-huh. I am applying for recruitment consultant, for example, ilalagay ko na kaagad, James Mercado, under the James Mercado is recruitment consultant kaagad. If okay. I'm applying for this business technology tutor, James Mercado, business technology tutor, minsan yun pa lang napipick up ng ATS yun eh, kasi you have wow. the correct word. Yeah. Okay? Okay. That's the time, ilagay mo na yung sa baba, isulat mo na yung iyong contact details, email, contact number, and then pag meron yan, and address, pag meron na yan, iba, lalagay ko pa sa baba yung aking visa visa condition. If I am uh-huh. on an open work visa, magsabi ka agad si Econ, oh, okay, pwede ito mag-work ka agad. If I am on a work yeah. visa, mag-iisip siya, oh, conversion ba ito? Mm-hmm. I mean, variation on condition ba ito? Or new visa mm-hmm. application ba ito? Ito, yung pa lang, magbibigay ka na ng ano. Pero marami mga naka-holiday work visa, oh, pwede na ito. Oo, bibigyan mo kaagad ng information yung recruiter or yung hiring manager na, oh, ito, pwede ito siya makuha kaagad. So that's the time, pwede kang ma-interview kaagad. Mm-hmm. So yun ang mga additional points lang na ano gusto ko i-stress out. Ilagay mo yung visa condition mo if you are in New Zealand already. Oo. Ayan. O diba, ang dami po nating natututunan. Nakaka-excel. Gusto ko nakikinig sa mga ganyan mga information na pwedeng-pwede nating i-share sa mga kababayan natin. Meron tayo yung mga nagtatanong po, meron tayong Q&A later by the end of this episode. So ngayon po, ituloy-tuloy lang muna natin yung mga information kasi baka maisagot naman ni Kuya James before pa natin sagutin yung mga question natin. So Kuya James, mabilis lang, sa mga nag-a-apply, may mga requirements ka ba dyan para makapag-apply? Like, kunwari, carpentero, ilang years dapat? Or yung mabilis lang na idea ba na, ay, wala pa ako experience. Kunwari, mag-apply ako carpentero, kailangan ba? Meron ako experience? Parang sa mga kababayan natin, lalo na nasa overseas, ano yung mga minimum requirements na pwede mong i-share? Ang minimum requirements usually, lalo na sa amin ngayon, we're looking for 400 carpenters. No? Wow! Because, nawala pa sa New Zealand. So, okay. So, Pinoy carpenters to ay inihanap namin. So, I think siguro sa ngayon, sa side namin, sa South Island, mga nasa mga 60 pa lang ang na confirm namin na mabibigyan ng job offer. No? Uh-huh. But we're getting there because we just want to choose the qualified. Okay. Yeah. So in terms of requirement, minimum of 3 years po. Ngayon, may mga nagsasend na sa akin ng CV, hinihingan ko ng certificate of employment. Kasi one time nag-interview ako, wala pala certificate of employment. So useless yung, sayang yung time natin. Okay. So nasabi niya lang sa CV na yon. Pero ngayon, nahingi na ako ng certificate of employment. Ano, proving kung anong nilagay mo dun sa ano, para hindi tayo magsasayang ng oras. Okay. Okay. So at sa mga kababayan natin, yung totoo lang po ha, kasi di ba nahuhuli. Huwag po kayong mag-fabricate. Huwag kayong gumawa ng mga peke ba? Kasi sobrang dodgy at hindi po tama kung ipepeke yung mga certificate na yan. Okay. Yeah. So minimum 3 years? Minimum 3 years. May nahuli kami when I was still working sa Hamilton, sa Success Group before. May nahuli kami isa. Nag-apply sa truck driver. Pero hindi kami nakahuli. Ang immigration na nakahuli kasi tinawagan ang Grabe, ang galing. Tinawagan ang Middle East that time. Tapos na-confirm na hindi siya hindi siya truck driver pala. Ah, oh, grabe. So, ano pala siya? Worker pala siya doon. Parang parang sa office pala siya na nag-work doon. So, okay. May mga kababayan tayo na gustong subukan ba? Oo. Kala nila makakalusot. Magaling po sila dito magtingin. Magaling sila. Oo, magaling sila. Ayan. So, yung mga requirements, minimum 3 years at yun nga, magpumpikein. Make sure po na totoo po yung yung history ba ng work nyo. Ayan. Yeah. And ito, last part nung usapan natin bago po tayo pumunta sa Q&A. Kuya James, ano yung mga job interview tips para sa mga kababayan natin na pwede niyong i-share? Kunwari, pasok na siya, qualified na, okay na. Yung CV niya, ito yung kailangan ninyo talaga sa posisyon na yon. Ano yung mga interview tips na pwede mong i-share lalo na sa mga kababayan natin na malapit nang ma-hire? Yeah. Unang-una, tiwala sa sarili. Okay? Mm-hmm. Meron akong, based sa, kasi
ongoing ang mga interviews namin yun. We're doing at least five interviews a day since last month. Uh-huh. Mm-hmm. So, minsan, maabot kami 10 na interview. Ang napapansin ko lang, minsan, yung iba, halos mangdaya na. No? Meron siyang... Paano mangdaya? Sinusulat niya yung question na tinatanong namin, tapos papasa niya, tapos nahalata ko naman na nag-aba. Ang tagal niyang sumagot. Kaya, nahalata ko na, in-stop ko na. Pangalawa, yung na-interview na initially, nagbabasa ka agad. Kasi meron akong mga tips doon na kalagay sa Ask You James na YouTube channel ko. May mga tips akong binigay doon. Okay. Yung iba naman, kasi ang ginagawa, minememorize nila. Okay. Kaya minsan, ngayon sinasabi ko, I want you to be honest when I do the interview because we want you to be able to express yourself. There's no such thing as perfect English because understandable yung ating pagka-English. That's kahit true. Ngayon ako. Kahit ngayon, alam ng boss ko that's Filipino English James. You know? So okay, naintindihan nila 'yun. Mm-hmm. Natatanggap na nila 'yun. How much more tayo? So very gracious kami when it comes to English. What is important, kahit na barok English ka, basta ikaw mismo ang nagsalita galing sa puso mo, galing sa mind and experience mo, then and then we can feel sincerity. Yeah. Mafe-feel ka namin. But when you start to become dodgy na ganong katas minsan, may nasa likod, bumubulong, naririnig mo. Akala mo hindi naririnig. No, may mga ganong. Ini-stop ko ng interview with that one. Okay. So anong point, very common nasa ilang beses ko na itong pinalabas na video blog na ito. Mm-hmm. Very common is to tell me about yourself. Yun talaga pinakauna. Pag sinabing tell me about yourself, just tell them about the journey that if you're applying as a nurse, you start talking, you converse as, bakit mo gusto yung nursing? Mm-hmm. You know, yun yung point. Bakit ka na, paano ka napunta sa being a carpenter, carpentry? Mm-hmm. Why did you love that one? You talk about those things when you're asked to about, tell me about yourself. You tell about the journey, no? So, ang sa ibig sabihin doon, may kodigo ako eh. Yung relevant stories that will match the job description. Yun. Ah, nice. Anong relevant story na meron ka na mag-match sa job description? Kaya aralin mo yung job description na yun. Okay. So pag tell me about yourself, kailangan patungo doon, tumbok mo yung job description na yun. Anything that you can think of, tumbok mo yung job description na yun. Mm-hmm. And hindi ka mawawala pag... Okay. Kailangan unang-una, kailangan makapag-connect ka sa nagtatanong sa iyo. Mm-hmm. Okay? Connection ang importante. Kahit hindi straight ang English natin, wala pong problema yun. Marami tayong na-hire na hindi straight ang English. Mm-hmm. Ha? Sa mga carpenters and welders and tradies. Mm-hmm. Of course, pag nasa sales ka, naku, importante, sales, tama ang grammar mo pag nasa sales. Oo, syempre. Dapat presentable, confident. And then the last thing, pag tell me about yourself, you need to know the value that you are offering. Okay. To the company. Okay. Anong value ang maibibigay mo sa company na naghahanap ng trabaho na meron kang skills and experience. Okay. Is it right to say, Kuya James, like, I can do this, I can do that, these are my skills? Will it be okay na sabihin agad, present lahat yung mga kaya kong gawin kung ikaw yung mag-interview? I think hindi okay, pero parang walang bearing na pagsabihin mong I can do this. Okay. What I want to hear is what you have done that I, you know, what you have done, what have you done? Okay. What skills and experience have you done that I can say, I can see that this experience is transferable to the job that, you know, we are advertising. Okay. Yun ang importante. It's always connection. Okay. Hindi yung I can do this, I can also do this, I can also do this. Focus only on one. If you are if you are applying as a carpenter, pero you will also say, I'm also a plumber, I'm also a welder. It doesn't, maubos yung oras mo niyan, and sometimes it becomes a source of discouragement. Oo nga. And you thought na focus marami na kang alam, pero hindi pala. No? Mm-hmm. So yun. Okay. Okay. Any other interview tips, Kuya James? Or that's all you could share before we go to the Q&A?
meron ako sa ano, meron ako sa YouTube channel. Na, oo nga pala, sa mga nanonood po ngayon, si Kuya James po ay isang YouTuber din. At isa po, meron din po siya ang Ask Kuya James na Facebook page. At Ask Kuya James din yung sa YouTube mo, Kuya, di ba? Yeah, yeah, yeah. Oo, yan. Sa mga, meron po siya mga tips doon at no, sobrang makakatulong po sa inyo kung gusto po ninyo mag-apply dito sa New Zealand. Ayan, so siguro pupunta na tayo para lang masagot natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan. I'm sure, mukhang marami na yan. Oo. Isa-isahin ko lang. Eto, kay Marlon Sacopanyo, hello po sa inyo. Ask ko lang po if ano po ba dapat gawin sa CV. Pakina po kasi gusto ko mag-apply. Ayan, nasagot na po ni Kuya James yan kung ano yung mga kailangan ilagay sa CV. Maximum 2 pages. Mga contact details po mahalaga. At syempre, huwag na pong ilagay yung mga birthday, picture, mga hindi po kailangan yung mga yan dito. Ayan. Meron pa Kuya James. Ito. Tsaka dapat yung current na job. Job, okay. Ilagay lang po kung ano yung connected dun sa in-apply. Yung current job, for example, nag-start siya ng 2018 up to the present. Kailangan makita ko yung present. Okay. So, saan siya nagtrabaho ng 2016 to 2018? Uh-huh. Okay lang yun. Saan siya nagtrabaho at anong trabaho? Uh-huh. From 2020 to 2016, mm-hmm. for example. But when 2018 comes, I want to see the present one if you are currently mm-hmm. working at that company. Okay. Yeah. Okay. That's a good thing to say po, Kuya James. Ito po, good evening po sa inyo, Ma'am and Sir. Jai na lang po at saka Kuya James. Wag na po, Ma'am and Sir. Pwede po ba mag-work sa New Zealand from here in the Philippines? 2 years lang po ang aking work abroad experience as carpenter sa Saudi. Assalamualaikum, Kuya Alan. So may work experience na, Kuya. Papasend ko na lang po yung CV kay Kuya James. Ayan, isusuko po ang CV ni Kuya James. Siya po ang bahalang magtingin kung kaya at pwede ang inyong experience. So, paano yun, Kuya James? Kunwari, sa Saudi, meron siya experience ng carpentry. Tapos ngayon, truck driver siya. Pwede ba yun? Yung present or hindi? Less chances? Hindi. Less dapat chances. I want to see if I'm hiring a carpenter. Dapat may trabaho kang carpenter. Na solid. Ngayon. Okay. Solid experience. Currently, working as a carpenter. Kasi meron mga applicants kami na naka-experience nga sila sa Japan, no? Mm-hmm. As a carpenter before. Pero ngayon, wala, hindi na sila nasa sales na sila, nasa banko na sila sa Pilipinas. Okay. So yun, medyo para sa amin, hindi ko muna siguro. Pwede naman kunin pag talagang wala na kami mahanap. Okay. No, but we're not closing doors for them. But as of this time, priority namin yung mga currently working as a carpenter talaga. Okay. Thank you, Kuya James. Ito po. Hello, Jomar Makabotbot. Andito po ako sa Europe. Nice, taray. Nagpasa na po ako. Oh, nagpasa na daw to si Jomar, Kuya. Yan ang sabi ko sa'yo kanina. Ito po. Shout out, Ma'am and Kuya James. Jai na lang po ulit. Langga. Saudi Arabia working as finishing carpenter. Yun ang mga kailangan po. Yun ang mga kailangan ni Kuya James. Yeah. Magpasa po kayo. Nako, pag nagpasa ka ngayon, tapos sabihin mo lang, nabanggit mo, napanood ko po yung ano ninyo ni Jai. Yan, kagabi. Sige. Baka ma-interview kita bukas. Yun. Ipopost ko po yung email address ko saan po ninyo pwedeng ipasa ang email. Mm-hmm. Ang inyong CV. Ayan. May CV na po ako. Nilagay ko lang experience ko, name ko, at yung address ko at WhatsApp. WhatsApp siguro WhatsApp. To. Yep. Okay. Opo, pwede po yan. Basta lang, ano, eto Kuya James. Hello, Gerald. Hello, Kuya James. Pa-shoutout. Oh. Oh, diba? Hello. Hello sa mga konnichiwa. Ano, huwag salita sa dyan. Iniyang marunong konnichiwa. Arigato gozaimasu. Ayun, o diba? Hello po. Paano po yung current ko ay November 2018, umuwi ako ng Pinas. Eto yata yung sinasabi mo. Tapos freelancer. Tapos kumukuha gawain about housing build and renovation. Maaari ba yun, Kuya James, kung ganun yung experience? Yeah, freelancer, medyo mahirap kasi i-prove ang freelancer. Okay. So mas madali i-prove kung meron ka talagang employer. Okay. Pero may paraan naman yung mga freelancer, kung lalo lang kung may mga kilala ka dito. So the way for that, mga paraan yan is you have to prove that you paid your taxes, yung mga ganun. Okay. Pero bihira lang, para lang ma-prove na yun talaga, siyempre, ikaw may-ari, ikaw ang may-ari ng tawag nito, ng negosyo mo. As carpenter, for example, contracting. Mm-hmm. Nakikita naman. Then you can show proof na you are also, you know, may mga transaction kayo, may mga projects kayo.
that may work, but we don't spend more time on that one because that's a long shot for us. Okay. Yeah, we go for the straight one, straightforward. Oo, mas maganda talaga. At kung kaya naman patunayan, why not, Bernie? Pero lang, it's always how you prove yourself na freelancer ka lang, gumayad ka lang tax. Ayan. Mm. For Manny, pa-shoutout po, Sir James, watching from Thailand. Mga follower mo siguro dito, Kuya James, watching from Thailand. Halika na, for man. O, di ba? Ito po, Kuya James, paano po magpasa ng CV sa'yo? Ito po, ipopost ko po, saglit lang po, yung ano, hiring po ba dyan, Nani? Ay, nako, mukhang hindi po. Pasensya na po, Ate Len. Kasi po, gusto niya mag-work dito. Nani, medyo mahirap, parang hindi sila nag-hire po. So, totoo lang. Wala pong Nani na galing overseas. Sa New Zealand, kahit sa amin. Sa New Zealand. Kahit saan ka sa New Zealand, walang Nani. Wala talaga. Hindi ako aware. Pero healthcare assistant na lang kung gusto niya talaga mag-aral siya. Oo nga. Healthcare assistant po, Ate Len, ang in-demand din dito. Basta may kinalaman sa healthcare industry, I think malaki industry po ang chance. Kuya James, may chance po ba na ma-hire ang civil engineer with 5 years of experience sa construction na nag-a-apply bilang steel fixer? Hindi sila, ano ba to? Connected ba to? Hindi ako sure. Hi, JM Lopez. So, ano po masasabi niyo? Depende kung ma-prove mo yung pagiging steel fixer mo eh. In fact, meron kaming nandito na naka-holiday work visa. We have 2 engineers actually. Wow. Tapos, they are also working as some in the precast company. Yun ang trabaho ang ginawa nila. Yung iba, tinanggap nila yung kahit anong trabaho. Basta nandito na. Okay? Basta nandito na. Okay. Walang problema yan. Pero kung galing sa labas, civil engineer, tas nag-apply ka ng steel fixer, overqualified, that will be hard. Hindi naman siya sa overqualified. Siyempre, kung ako ang employer, bakit kukunin ito, civil engineer to? Pag nandito na to, pwede itong umalis sa akin. Ah, o nga. So, diba? So yun ang ganun ang thinking ng employers eh. Okay. So, okay. Yun ang, so might as well, if you really want to become a steel fixer, get a, kung talagang steel fixing job ang ano mo. Okay. And then, if you want, don't mention the civil engineering. No. Hindi naman nila malalaman yan kung ano, if you really want to get into the construction. And you are into, yes, if you really want to just make it a step and then, ilabas mo na lang later kung ano talaga ang gusto mo. Mm-hmm. But if you want to make the first step, get a real experience. Okay. Okay po. Thank you po, Kuya James. Ang dami, Kuya James. Pasensya na, ha. Tatanungin ko na lahat, Kuya James, Ma'am Jai. From Kevin, hello. XQ ba daw siya? Nakasign ako. Jot form. Hindi ko alam kung ano yung jot form. Parang sick ba to? Meron na kasi akong jot form binibigay sa kanila. Ah, okay. Hindi ko pala. Hindi ako aware. Okay, sige. Oh, ayan na. Next, waiting na lang po. Sabi ni Kuya James, Kuya Kevin, usually, either i-check niya. Pero, ilang days, Kuya, kung narin pupasa ako ngayon, usually, ilang days ako maghihintay para you will get back to me if I'm declined or if I'm hired, kung mag-interview ba ako. How many days do I need to wait bago ako mag-follow up? Can you give me a time frame? Siguro masasabi ko sa ngayon, mahirap mag-follow up eh. Unang-una, kasi kami, we are also after of the skilled ones talaga. Hinihanap namin yan. Okay. And well, right here, I would like to apologize kung hindi namin ma-answer kayo kaagad. Okay? It's hard. I should say, it's hard to manage 1,000 applications when you are only one. But we are always on the hunt for those we feel and we see who are qualified. Okay. Anong chance pag hindi ka ma-replyan, pwede kang balikan later? Mm-hmm. Pwedeng, for example, mag-follow up ka, it's all right. Mm-hmm. Tapos pag talagang minsan nakita namin, sige, ito, makulit ito, nag-follow up. Tignan ko nga ito. Pag wala talaga, pag sinabing hindi ka pasok doon sa 30-second rule, then we will decline you immediately. Oo nga. Kung ano ang 30-second rule, balikan nyo lang po yung previous na kanina, yung mga bagong salta lang sa vlog natin ngayon. Yeah. Okay. So, balikan namin kayo. Like for example, kung may nag-email, nakikita ko. Pag nakikita ko na wala kaming position, magsabi ako kaagad, mag-reply ka ako kaagad na, I'm sorry, we don't have any position that you, for the role you're applying for. Mm-hmm. Pero pag nakita ko ikaw ay carpenter or may chance, binibigyan na kita ng form. Tapos minsan, yung sa Ask Kuya James nga, na may nag-message sa Ask Kuya James na Facebook page, meron na akong instruction doon, automatic reply doon. Oo, di ba? Chatbot. May automatic na doon na reply na Oo. Kung
kung gusto mo malaman paano gumawa ng CV, ito ang link. Tapos pag meron ka ng CV, isubmit po dito sa form. And then, alam mo, minsan na natatanggap ko, pag natanggap na nila, nabasa na ba kaya nila yon o hindi, magsabi na, how to apply po? So, matuto pong magbasa. And, tulad po ng sinabi namin kanina by yung pong simula ng ano namin, nasa Immigration NZ naman lahat ng details. Pero, matuto din po kayo, mag-research ba? Magbasa talaga. Very important po iyan. Lalo na dito sa New Zealand. Mm-hmm. Ayan. Siguro last 5 questions po tayo kasi parang umuulan yung mga, pasensya na po sa mga hindi namin lahat masagot. Ito po, Kuya James, and Ate Jai, pwede mag-send ng pipe fitter or tinsmith carpenter, currently refinery sa Bataan. Almost 10 years experience from UOV Villanueva. Wala po sa company namin yan ngayon. Okay, sorry. Wala po sa company. Pero, parang baka pwede mag, ano, wala talaga, kuya. Parang ipapark? Wala. Oh, sige. From Alan Hitosis, ask ko lang kay Kuya James, kasi 2 years experience ko as carpenter sa Saudi, but I was continuing work as the same field in the Philippines. Kaso wala daw pong COE. Halos freelancer sila, Kuya James. Sorry. Hindi. Mahina. Ay, hindi po maaari. Kailangan talaga mahirapan. It will take most of our time eh. Kasi meron namang mga ano doon na ready ng COE. Why would we spend more time sa iyo na wala kang COE to prove? So ang kalaban mo ngayon, yung mga kapwa nating kababayan na may present kaagad na COE. Okay. So I'm sorry to say that. Wala, mahirap. That's okay, Kuya. From Joseph, saan po pwede mag-send? He says, ipopost ko po by the end yung email address ni Kuya, di ba? Para special lang. Nasa Croatia, ito, tapos na po siya si Jomar. Hello po, Ate and Kuya. Is working in a dairy farm in NZ also a pathway to residency? From Jenilyn. Nako, immigration question po ito. Immigration question yan. So. Hindi po ako sure kung hiring sila, kuya, ng dairy farming. No, we don't. So, it's more of construction. Tama ba? Construction lang kami. Yeah. Okay. Ate Jenilyn, mag-ano na lang po tayo sa Immigration NZ kasi mahirap eh. Baka alam niyo na mapakulong kami ni Kuya James. Hindi po kami allowed magbigay ng immigration advice. Ganun po. That's ka. $100,000 penalty and 7 years in wala po akong $100,000. $100 lang. $100 pesos. Ito po, finishing carpenter, kuya, from Mervin. Kailangan ko yan. Daw siya. Oh, yun, kailangan ko yan pag ma-prove mo yan. Oh, email diba? Ka sa akin. Oh, email na. You, kuya Mervin, abangan niyo po ang email address. Yeah. Ito, last 3, hindi ko na nabilang kung ilan, pero konti pa, kuya, from Jerwin Radaza, Kuya James, may contact po kayo sa donating mga industrial jobs? Email ka sa akin, meron. Oy, Jerwin! Ito na ang pinapanalangin natin kanina. Ayan. Kaibigan ko po yan si Kuya Jerwin. Hello sa iyo. Okay. At kay Maan. Ito mahaba-haba. Kuya James, starting work Red Sea, housing Fedri, at hindi ko maintindihan masyado to, sa Qatar and Papua New Guinea. Same company ang haba nito. Tapos, parang, okay. Making booth stand. Ano yung booth stand? Alam mo ba ito, kuya? What we're looking for, carpenters, are those who have experience in construction, residential and commercial po. Yun talaga ang hanggang. Okay, residential and commercial. Pasensya na po, Kuya Bernie. Ito daw, kung mag-apply diretso ng civil engineer, meron daw po ba, kuya? I think meron din. May mga tips and tricks yan na ano. Meron akong isang successful na one-on-one consultancy na ginawa ko with that one, and he got a residency here. So I do one-on-one consultancy as well, but case-to-case basis. Okay. Ito po, age limit daw ba sa mga umaapply sa iyo, kuya? Sa iyo to, ha? Very, very common question. Klarong-klaro sa batas ng New Zealand, there must be no discrimination as to age. Gender, kahit 80 years religion. Old, kuya, pwede? Well, technically, yes. Technically, yes, kasi bawal ang discrimination sa age. Ng age, okay. That's ganyan why we don't dito. Answer that kung may age limit or not. Okay. So that's clear. So long as, like, for example, kung just for the purpose of reference, meron kaming tinanggap na 54 years old because we see na qualified siya. Na-qualified. And then also, nakita namin malakas pa naman siya. So if that will help answer the question, the oldest that we gave them an offer was 54 years old. Okay. And sa ngayon meron kaming
working. Ay, bago lang siya nag-resign na isa sa Christchurch, but he used to work in the construction and he is 66 years old. Wow. Pero at least, diba? Ayan po, sa mga nagtatanong po, usually, sa pagkakaalam ko din, wala pong age limit, basta qualified at kung kaya pa. Pero syempre, the younger, I mean, kung working class, the better, sa totoo lang. Last question po tayo, ha, mga kababayan. Yeah. Kasi baka, alam nyo na, wala tayong pambayad kay Kuya James sa time niya. Charles! Libre mo to. Ano to? Advocacy yan ni Kawang, Kuya James. Kawang gawa. From Rimuero Cerudo. Di ko lang po taga saan si Kuya Rimuero, pero hello po sa inyo. Meron po ba kayong hiring ng duct feeder 1 year and 8 months ex-abroad? 1 year and 8 months lang experience. We'll make it 3 years. Okay. But we don't have that one. Okay. So 3 years po. Sa mga nagtatanong po ulit, pwede nyo pong balik-balikan yung vlog na to for tonight. Ayan, sa mga naghihintay kung saan isa-send, eto na! Pinakahihintay natin. Kung kayo po sa tingin nyo ay may 3 years experience at pasok or qualified sa mga kailangan ni Kuya James, ito po ang email address niya, southmigrant@ele.nz. I-save nyo po, i-screenshot nyo, i-send nyo sa mga kababayan natin o mga kapamilya nyo na gustong pumunta, na tingin nyo pasok at kayang-kaya nilang tumira dito sa New Zealand na gusto ko po ang mga Pilipino pumunta dito, di ba? Para masaya tayo dito. Mahirap po ang maging OFW, pero mas masaya kung maraming Pilipino. Ayan. Aside from that, again, ito po ang ating email address kung saan po ninyo pwedeng isend ang inyong CV. Kuya James, any last few words para sa ating mga kababayan na nakikinig, nanonood at naniniwala na someday makakapunta sila at makakapagtrabaho dito sa New Zealand? Yeah. Ipa-plug ko lang na it's not only for those na wala pa sa New Zealand, no? This is the best opportunity na meron ngayon because we are really needing lots and lots of carpenters, no? So, yung mga steel fixer na alam yung steel fixer na nakapag-work sa precast na marunong sa concrete working, concrete concreters and formworks carpentry, yun mga kailangan namin. But in the meantime, pinaka-priority po namin are carpenters. Rough carpentry, formworks carpentry, finishing carpentry. No? Okay. So yun ang mga kailangan namin. So kahit nasa labas or nandito na sa New Zealand, tatanggapin namin kayo. Okay. We also need, yung mga nandito na, yung mga followers din natin, sa Pinoy Sin NSAID, sa Buhay Gente, and sa New Zealand Filipino Workers Group na mga Facebook page. Kung kayo po ay nandito na, either you are on a holiday work visa, I can help you kahit saan dito sa New Zealand. Ang company namin ay may opisina sa Auckland, Bay of Plenty, Tauranga, Hamilton, Wellington, Dunedin, Canterbury, Otago, Christchurch. We are all across New Zealand. Kung ikaw ay nandito na at meron kang open work visa, gusto mo magtrabaho as freight sorters, factory, meron kaming trabaho for you. Wow. No? So even kung yung mga dependents ng ating mga kababayan na nandito, yung mga dependents ng mga kababayan natin na nandito na and wants to work any kind of work, I mean, not really any kind of work, pero meron kaming work for factory, meron kaming work for yung sa ngayon, mga freight sorters, meron kaming mga work available for that. Kahit sa Auckland, marami kaming work for that. Wow. Okay? So kung ikaw ay open work visa, ikaw ay naka-holiday work visa, we have a work for you. Kanina may pinasok kami na naka-holiday work visa. Wow. We also have an opportunity for those dependents ninyo, yung mga anak ninyo na mga 19 years old or 18 years old, na hindi sila makapag, for example, hindi sila makapag aral. Lalo na yung mga bagong residente, meron ka 19 years old, hindi man sila makapag-aral kaagad kasi magastos yun. Magkano? 6,500. Gagastos na mong baka agad na 6,500. We can offer them something na pwede nilang magawa later on. Mm-hmm. I mean, magiging pathway for them. No? Okay. For example, pwede namin silang ipasok initially as a construction laborer. After construction laborer, nagustuhan niya, gusto ko maging carpintero. And then pwede natin siyang i-offer yung sa kanya yung pagiging hammer hand, magkaroon siya ng tools. And then pag nagustuhan niya yung hammer hand na yun, being hammer hand, pwede namin siyang i-enroll as apprentice builder
through BCITO program for free. Okay. Until after 3 years, pwede siya maging qualified builder. Once you get a qualified builder, minimum na ngayon ng qualified builder, nasa 30 per hour na. So yun ang opportunities na binibigay po ng company namin. No, so kahit nandito kayo, kahit anong if you are open to works like in the cleaning, in the factory, we can help you with that. Okay. So yun ang ano natin. So please email southmigrant@ele.nz. And if you would like to follow me, palagi ako nagla-live sa Ask Kuya James. And I'll be coming up with I'm working on another video, some videos that would be very helpful also to the others. And also yung mga marami pang tanong sa CV, kung panoorin niyo lang yung kung paano gumawa ng CV, meron akong sikretong pinalabas doon. Oh, di ba? Yan yung mga sikreto. Basta i-follow niyo po. I-follow niyo po si Kuya James. Ay, may matututunan dyan sa ano, yun. sa mga vlogs niya. And it's very good. Like, we share our knowledge. Kasi kailangan po natin i-empower ang bawat isa. Ano? Yeah. You help each other with the best way you can. And we are very thankful, Kuya James, for your time and sharing your time with us, lalo na sa mga nakikinig sa atin tonight. At alam ko po, sobrang busy kayo, Kuya James. At maraming salamat din dahil pinaunlakan niyo po ang aking imbitasyon. O, diba? Maraming salamat, Kuya. And I appreciate your time and your effort of sharing your knowledge and, you know, helping our kababayans na nakikinig na nandito sa New Zealand or gustong pumunta dito sa New Zealand. Ayan. So, I'll see you in a bit, Kuya James. Magpapaalam lang ako sa mga viewers. Gusto mo paalam sa mga nanonood sa atin or that's all? Ay, sige. Maraming salamat sa inyong panonood. Panonood, tama ba yun? Oo, tama ko yun. Sabihin ko lang, thanks for watching, guys. I hope na meron kayong natutunan. And meron. I'm really willing to help you out with what I've learned. Mm-hmm. And that worked for me. Hindi naman siya yun talaga ang fix na, you know, walang standard, kumbaga. You just need to know the principle behind para sa success ng iyong application. Tsaka be patient. And ang masasabi ko, I just like to, and don't forget to please click like and subscribe yung aking Ask Kuya James na YouTube channel and also yung Ask Kuya James na Facebook page. But I'd like to leave you with this one, and this one helped me a lot. Okay? Maraming gusto ng miracle sa buhay, ng milagro sa buhay. But the key to miracle is being grateful. And when you are grateful, miracles come after you. Just be thankful, God. Guys. So good. Yeah. Thank you. Wow, those are really nice words. Thank you, Kuya James. I'll see you in a bit po. Wait for me in two minutes. Thank you, Kuya James. So, ayun po. Maraming salamat sa mga sumubaybay, nanood, at nag-share ng ating episode for tonight. Totoo po yun, no? Kung gagawin nyo naman lahat, you know, the miracles do happen. And you just have to be grateful sa mga nangyayari sa buhay natin. Ako po, ang last few words ko is whether you eat or drink or do anything, you do it for the glory of God. Kahit na magluluto ka lang, kahit na maghihiwa ka lang dyan, or nagtatrabaho ka, everything you do, basta ginagawa mo para kay God, I know na gagawin niyo po na yung best ninyo. Tulad ng interview, kung ma-interview kayo, you think na it's for the greater glory of God. And I'm sure na mababayan po ito ng mas marami at mas magandang future para sa inyo. And this is me again, Jai from the Facebook page, Journal of Jai. Stay safe, be kind, let your light shine. At maraming salamat po sa inyong lahat. Salam alaikum, masalam, at mabuhay po ang lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Paalam, everyone. Good night.